Oo, papasok ako. Dito ka na sa Magay. Oo, dito, sa kabila. Sa ano? Sa Buho. Oo. Dito ka na sa Magay kasi one way sa Tagaytay. Dasma ka naman, di ba? Dasma? Pag nagtagaytay ka kasi, ha? Pag nagtagaytay ka, maglalakad ka pa ng Sky Ranch. Sky Ranch? Oo. Ano ba? One way kasi doon. Friday, Saturday, Sunday, di ba? Oo. Ay, dito ka na sumuhay sa kanto. Bye-bye. Saan kuya ano? Doon sa kabila. Doon ka lang sasakay patas mo. Sabila. Okay. Ingat, ingat. Thank you. Okay, ingat ka na. May dadambas naman dyan. Okay, thank you. Ay, traffic. Ayan mga guys, magandang tanghali. Ayan, araw na naman ng Sabado na naman. Ayan, medyo nandito tayo sa may Silang Aguinaldo Highway guys, pag-uwing ng Batangas. Grabe traffic guys, oh. Pero yung papuntang rotonda, as in walang traffic. Pero dito, sa may kanto ng Buho, ayan, grabe, traffic dito. Masama. Malilita tayo. Pagdating ko pa doon sa may rotonda, grabe traffic doon. Kaya yun. Pahirapan to, pahirapan. Grabe. Grabe guys, ang traffic. Balbong na balbong. Uy, may lulusot. May lulusot, may lulusot. Hoy! Opya! Yan mga guys, grabe. Tingnan nyo naman.
dito pala ako sa kanto ng buo, traffic na. Ayan, gawa tayong lusot. Malusot nyo kami. Traffic guys, grabe traffic. Araw kasi ng Sabado guys. Siguro, pag Sabado kasi yan, nagkagagala na naman ng mga tao. Yan, nagkagala, pupunta ng Tagaytay. Yan, mamamasyal ngayong Sabado kasi day off time ng mga empleyado ngayon guys. Yun ako lang ang unang day off. Tuloy lang ang trabaho. Ayan. Ayan o. Wow. Gaganda ng motor mall guys. Oh. Sana all. Oh. Sana all. Ang gaganda ng mga motor. Talagang. Ayan pa o. Oh. Ayan yung mga magagandang motor na hindi pa natin kayang bilhin. Napakamahal lang guys. Ayan pa o. Oh. Ayun yung mga malalaking mga gandang bike ko. Ayun o. Wow. Ito. Oh. Ganda guys. Diba pinapangarap kong motor. Ayan. Ito pa o. Oh. Mga grupo yan o. Oh. Mga big bikers. Grabe, grabe. Kayo ba ang mga sagasaan? Napakahirap. Naku po! Ito yung tamang tawiran doon kayo tumatawid. Wala kayong laban dyan. Pag kayo nabunggo, bumaligtad kayo, wala kayong laban. Kaya may mga pedestrian lane tayo para sa mga tawiran ng tao. Yan mga guys. Pero kayo mga tao, pasaway kung saan na kayo makatawid. Hindi nyo iniisip ang pwedeng mangyari. Ha? Kunti na lang ang lalakarin nyo para makapunta sa may pedestrian lane. Yan kasi mga guys, pag tayo mga tayo diba mga tao na may pedestrian lane dyan, sabihin niya guys, tawiran ng tao yan. Ngayon, and then kung tayo ay tumuod sa hindi tamang tawiran guys at nasagasaan tayo, napakasakit niyan guys. Kasalanan yun ah. Mawawa yung makakabangga sa inyo kasi hindi kayo tumatawid sa tamang tawiran, diba? Mawawa yung o turista na makabangga sa inyo kasi hindi kayo sumusunod sa patangaran ng lansangan. Lalo tayo tao, tayo mga tao, di ba? Dapat, pag nakakita tayo ng pedestrian lane, konti lang naman ang lalakarin mo para makatawid ka sa kabilang kalsada. May konting taste na lang, lakarin mo na para makatawid ka sa tamang tawiran. Tips ko lang sa inyo mga guys, pag kayo tumuloy sa tamang tawiran at may mga sasakyan na nakita na nila na may tumatawid sa tamang tawiran, eh paspag pa rin ng mga motoristang pasangay na dire-diretso pa rin, ay hindi na maganda yan. Tamid. Yan. Di ba? Tulad dyan, ito tintapak na lang ni nanay, hindi pa nakatawid. Ingat na ingat, tawid. Ganun ang mga rules guys. Kasi pag may tendency na may mga motorista na pasaway, alam nila may tumatawid na tao, hindi sila nag-minor, and then nabangga nila yung tao. Aba, may kaso yan. May kaso yan. Yeah. May kaso yan sa mga motoristang pasaway. Kasi alam nila may tumatawid na tao, sige pa rin sila. Eh yun, nabunggo nila yung tumatawid. Eh tama naman yung tao. Tama naman tayo guys. Nasa pedestrian lane tayo, tumatawid. Wala tayong problema yan. Magbabayan talaga yung nakabangga sa ating dyan. Diba? Kasi nasa tama tayong tawiran. Yun.
Kaya yun lang mga guys, medyo mag-iingat tayo, lalo sa mga highway. Kasi sasakyan yan. Hindi yan malambot lang na pang nabangga tayo pwede tayong tumalbog. Pag tayo nabangga na, sa solid na mga bakal na yan, talagang, ay, kawawa tayo dyan guys. Kaya lagi tayong mag-iingat. Ang payo ko lang, suggest ko, guys, tumawid tayo sa tamang tawiran. May mangyari man na hindi maganda, basta nasa tamang tawiran ka at may pasaway na motorista, malaki ang laban niya dyan. Karapatan niya yan, panagutan ng mga mali na ginawa ng motorista kasi nakita naman yung tawiran, nagdidire-diretso pa rin, nabangga niya ngayon yung mga tumatawid. Halagang grabing kaso yan, matagal ang pagkaulong yan. Yan ang hindi na natin nalalaman ngayon guys, sa panahon ngayon. Dapat alamin natin ang mga bawat takbal sa takbo ng buhay natin kasi hindi natin masasabi ang panahon, hindi natin masasabi ang bukas. Maraming purpose lang yan. Kaya gagawin lang yan guys, mag-pray kayo, magdasal, pag tayo aalis ng bahay, yun lang. Ibalik natin yung mga dating traditional na mag-aalis ka ng bahay. Ayan, tulad ni Kuya, oh. Tumatawid ka sa maling tawiran. Uy, nako, titigas talaga ang ulo ninyo. Pag kayong nabangga-bangga, nako, nakakaawa lang. Ayan, nako mga guys. Huwag tayong sumuway sa ikapapahamak natin. Hanggat maaari guys, sunod lang tayo sa mga rules, lalo sa lansangan. Wala tayong laban dyan, tao tayo, bakit na yung mabangga sa atin. Di ba? Kaya yun, mga guys, suggestion ko na sa inyo, yun, para sa kaligtasan din natin lahat. And ito, naglalakbay na naman tayo papunta sa trabaho. Yon, masasabi ko lang sa inyo mga guys, tumawid kayo sa tamang tawiran para iwas kapahamakan. Yon mga guys, hanggang dito na lang PG Moto Vlog. God bless, magandang tanghali sa atin lahat. And then, shoutout sa mga namamasyal ngayon sa Tagaytay. Ingat kayo, ingat tayo. Yon mga guys, andito na ako sa work. And then, babu. God bless, bye-bye.